Chika, kumusta kayong lahat dyan? Today is Saturday. Dahil hindi nga tama ang ating body clock ngayon, naisipan namin gumawa ng isang napakasarap na dessert. At kasi ang style ko kasi, kapag ako ang kumain, kailangan after ng meal ko, kailangan may matamis akong dessert. Kaya naman, nag-request ako kay Hubby na gumawa siya dahil siya kasi yung nakakaalam kung paano gumawa ng napakasarap na leche flan. Ang tagal kong mag-isip ha. Hindi, kasi dahil sa kasarapan ng leche flan niya, nakakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Actually, kanina, nakagawa na kami ng dalawa. Pero since nakain ko na yung isa, tapos naipamigay namin yung isa, kaya nag-request pa ako na gumawa siya para naman magawan ko siya ng video and ma-share namin sa inyo kung paano namin ginagawa. And disclaimer lang mga kachika, isi-share naming way kung paano namin lutuin yung leche flan. Hindi po kami expert, lalo na sa talagang bihasa sa paggagawa ng leche flan. Ito parang sariling ano lang namin to, sariling paraan para gumawa. Pero in fairness naman, hindi naman ako biased dahil porket asawa ko yung gumagawa. Masarap talaga siya. So, ito, pasukin natin yung aming napakasimpleng kusina at makikita natin kung paano yung preparation na ginagawa ni Hubby on how to make a very, very delicious leche flan. Okay, so let's go inside. And here's Hubby, our chef for today. No, for tonight pala. And these are the ingredients na na-prepare na niya. So, eto, ano nga ulit ang tawag dito? Lianera? Oh, whatever. hindi namin may pronounce kung ano talaga yung tawag dito. So, ano lang kasi, dalawa lang kasi yung ganito namin. Kasi nag-request lang ako sa mama ko sa Pilipinas na padalhan kami ng ganito dahil wala kaming mahanap na ganito dito. So, nilagyan mo na siya dito ng asukal. So, hindi mo alam, tansyahan lang. Okay, so parang ganyan, hindi na natin siya ka-questionin dahil since paraan nga niya to, hindi tayo dapat magmagaling. Dapat masusunod pa rin yung tiga-luto natin. And so we needed 7 eggs. Ito, naihiwalay na niya yung egg yolk. And so and a can of condensed milk. And ito naman milk, pero ito ano lang to, optional lang to kasi yung iba tayo nabili ng leche condensed evaporada. So ang ano nito, tawag dito, ang other ang pwedeng gamitin dito is etong ano tong ginamit mo, milk no, so walang entera. Leche entera kasi tawag namin dito, so hindi namin ano, basta pwedeng naman yung mga ano no, 'di ba, yung mga normal lang na milk. And that's it. Tapos, ito naman, mano-mano lang yung ano namin, steamer namin dahil nga wala pa tayong budget. So, ganito lang muna yung ginagawa natin. After natin may prepare yung leche flan, so ito yung ipinapatong namin para ma-steam yung ating product. Prepare yung ating leche flan, inon na natin to para at least kung ready na siyang ilagay dito sa ating steamer, at least mas madali nating maluto dahil mainit na yung vapor ng tubig. And natapos na tayo sa ating mixing. So, ang gagawin naman natin ngayon, mano-mano ulit. So, hihintayin lang natin since itong llanera natin, I don't know how what is the correct pronunciation of this thing. So, ikakaramelize lang natin yung sugar hanggang sa mag-light brown siya. No? Makaramelize ka lang. So, yan. Because, look at this. Meron tayong ube extract dito. So, we decided to
put the flavor sa isang leche flan natin. So, yung isa, yung normal, yung common na leche flan, and then yung isa naman, lalagyan natin siya ng ube extract para maging ube leche flan siya. So, let's try. And look what I've got today. Si Ate Michelle, since nung lockdown ata, siguro na bored joke. parang naging libangan niya is mag-bake siya at gumawa ng mga tinapay, mga pandesal. Ayan. So, nung nakita ko na may mga tinong siya at may mga nakabili na kababayan natin, nag-request ako kung possible at siya kung may ube extract din siya na gagamitin o yung mga ube, ano ba yun, halaya. Sabi ko, mag-order ako kapag ganun yung, may magagawa siyang ganung flavor. So, ito ang kanyang finished product. Hindi ko pa siya natikman. Mamaya na lang, dahil late na ako kumain kanina. So, sabi ko, merienda ko na lang ito mamaya. So, ito na yung itsura ng caramelized na sugar. So, yan yung magiging base. Yan yung magiging base. And ito, medyo hindi pa siya masyadong natapos. Pero ito, papunta na siya. Dapat sunog na sunog, hindi masyadong dapat maluto kasi syempre sugar kapag ano, hindi kapag nasunog magiging mapait na siya, 'di ba? Hintayin natin ano yung tumigas. Tumigas ang hali. Lumabig wala. Okay. So kailangan muna natin siyang i-rest ng konti. So ito yung magiging ito yung kailangan nating i-achieve na kulay. Para at least alam natin na perfect siya, hindi siya magiging hindi siya sunog at hindi siya magiging mapait. Kailangan munang palamigin muna bago natin ilagay yung ating mix na ano doon. Ating kaya kailangan nating takpan ng foil. So make sure na balot ang inyong lagayan ng leche flan bago nyo siya isalang sa steamer. So make sure na maluluto siya dahil kapag may mga butas, hindi natin ma-achieve yung gusto natin ang fluffiness. 10 minutes? Masyado mabilis. 25 to 30 minutes. So 25 to 30 minutes na i-steam natin siya. And then, there you have it. So, here you go. Meron tayong maliit na batcha dahil nagsalang pala ako ng labahin for today. And, I've washed our bed sheet, yung mga pillowcases na ginamit namin for almost 1 month. And eto naman yung blanket na ginagamit namin sa sofa. Lalo na medyo mainit, ay medyo malamig pa pala. And since today is our day off, ako kasi ang nakatoka kapag day off ko sa kusina. Kaya I cooked something for my mag-ama. So, ito kasi, nagki-crave ako neto since last week pa. Kaya, nagluto ako ng bakareta. Mga kachika, ito na yung product, ang ube pandesal. Ayan.
So, napatagal yung paglagay natin sa microwave. Kaya hindi ko pa siya makain-chain. Kinina pa ako naghihintay dito. Moment of truth, mga kachika. Ito na, medyo lumamig siya ng konti. Titikman natin. Yun, nakikita niyo yung usok. Wow! Patunayan na napadami yung minuto ng paglagay natin sa microwave. So, crispy sa outside niya, tapos malambot sa loob. So, after 30 minutes, natapos na, I guess, ang pagkakaluto ng ating leche flan. So, handa na natin siyang kunin. And let's check kung na-achieve ba ulit ni hubby ang kanyang leche flan. Perfect ang kanyang loob. Let's see. Kita nyo yan? Wow. And this is our ube leche flan. Let's see if it is perfect. There you go. Yun. Parang lambot sa ano sa loob. See? Very fluffy. Ating finished product. Okay, so mamaya magsuswap kaming dalawa. Since favorite ko ang ube, itong una kong gustong tikman. Go. Sarap ba? Natagalan akong mag-react kasi talagang hinihintay ko na kumapit sa dila mo yung ube flavor. Masarap siya actually, parang ibang iba regular na lasa ng leche flan. Okay, ito naman. Regular leche flan. Here we go. Perfect. Perfect siya na pang dessert. Lalo na kapag naumay kasi yung ulam. Ito. Okay, mga kachika, there you have it. Isa namang vlog ang ating natapos. At sana po ay nagustuhan ninyo. At maraming salamat din sa ating sa ating chef. Yun! Na nagpakitang gilas sa atin ngayon. At sinare niya sa atin. Sana nasundan niyo yung basic at simple pagluto niya ng leche flan. Bago tayo magpaalam, naming mag-shout out si Paring Boots, si Maring Emma. Yeah. Thank you so much po sa panonood and kay Tinang Connie at Tininong Anthony. Okay, maraming salamat mga kachika, hanggang sa susunod na vlog. And don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, Tuner's Petitioner Vlogs. Bye!